John chapter 20. At binasa natin doon ang story ni Thomas. Again, for several Sundays, we've learned different happenings in the life of Jesus. Nag-start tayo doon sa kanyang death. And then sa kanyang burial. And then last Sunday, kay Kuya Bien, doon tayo sa chatuchak sa kanyang resurrection. And hopefully, next Sunday, Kuya could challenge us again. And fifth Sunday, we will invite speaker to culminate our theme for this month. Now, although importante itong mga realities ng death, burial, and resurrection, we also note that his death, burial, and resurrection had an impact in the lives of his apostles and followers. At sabi ko na nga kanina, one of those is si Thomas. Okay, we don't know nothing about this man's early life, kung paano siya tinawag ni Jesus, but maraming nagsasabi na itong si Thomas ay isang fisherman. Dahil kung basahin mo sa chapter 21, noong na-discourage sila lahat, sabi ni Peter na fisherman din, let's go fishing. At na-mention dito ang name ni Thomas in verse number 2. Okay? Starting in verse number 2, Simon Peter, Thomas called Didymus, or the twin, Nathanael of Cana in Galilee, sons of Zebedee, and two others of his disciples, they go fishing. Kasi nga, parang na-discourage sila na nawala na ang kanilang master. So, sabi ng iba, ang taong ito na si Thomas, most likely, isa siyang fisherman. Isang mangingisda. Although na hindi na-record dito ang pagtawag sa kanya ni Jesus, na nangisda siya, unlike Peter and John, na tinawag talaga sila ni Jesus, very clear ang pagtawag sa kanila that I will make you fishers of men. Okay? And then, kung basahin mo ang Bible, meron siyang twin. Kasi ang word na Didymus ay that is the Greek word, apparently may meron siyang tinatawag na twin or probably twin brother or twin sister. But it is not identified in the Bible. Some people might think that Thomas and Matthew, they are twin, but yan lang ang kanilang perception. Itong si Thomas at saka si Matthew ay magkakapatid, twin. Kasi kung ang Bible mag-mention kay Thomas, always kasali si Matthew. Okay? And sabi ko na nga kanina, 12 times lang siya nag-appear sa Bible ang kanyang pangalan. And sa Matthew, basahin mo sa Matthew, I'm just looking at this man. Kung sino ito para makilala natin siya. Kasi hindi siya masyadong kilala sa mga disciples ni Jesus. Unlike kay John at saka kay Peter na mga sikat ng mga disciples ni Jesus. So in Matthew chapter 10 verse 3, doon na-mention ang kanyang name noong sinabi ang mga disciples ni Jesus. In Mark 3:18, na-mention din ang kanyang name noong sinabi din ang mga disciples ni Jesus. At sa Luke 6 verse 15, na-mention din ang kanyang pangalan. Each time na ma-mention ang kanyang pangalan sa Matthew, Mark, and Luke, ay sinasabi ang mga disciples ni Jesus. 12, ang mga pangalan. Okay? At sabi ng iba, sa Acts 1 verse 3, although na hindi ma-mention ang kanyang pangalan doon, ay kasama siya doon sa mga disciples noong nangyari ang Day of Pentecost. Okay? At dito sa John, na-mention ang kanyang name dito 8 times. First, na-mention ang kanyang name doon sa story ni Lazarus. Okay? Sa story ni Lazarus. Alam natin ang story ni Lazarus, no? Na namatay si Lazarus at binuhay siya ulit ni Jesus. But dito sa story ni Lazarus, dito na-mention ang name ni Thomas in John 11 verse 16. Sa John 11:16.
Sabi ni Thomas dito, then Thomas said, which is called Didymus or twin, unto his fellow disciples, let us go, that we may die with him. Sabi niya, let's go to Lazarus, with Jesus. Kasi during this time, kung tingnan mo ang context, natatakot ang mga disciples na sasama kay Jesus kasi nga, he is being plotted ng mga Jews na patayin siya. But sabi ni Thomas, no, let us go with Jesus. Let us die with him. Hindi ako takot na sumama sa kanya at magpakamatay para sa kanya. And also in John 14, which is very familiar verse sa atin, John 14, ito yung habilin ni Jesus sa kanila. In John 14, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. And then dito ang pinaka-famous na verse, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Dito rin na-mention ang name ni Thomas. Si Thomas ay hindi nahihiyang magtanong. Very courageous man. Okay, so ang kanyang identity ay very courageous. Matapang. Pareha sila ni Peter. Hindi natatakot mamatay, hindi natatakot magtanong. Kasi sabi niya dito sa John 14 verse 5, anong sabi niya? And Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest. Sabi ni Jesus kasi, kung tingnan mo ang context, in John 14, sabi ni Jesus, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Pero si Thomas sabi niya, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Yan ang sabi niya sa Panginoon. Show us the way. Sa lahat ng mga disciples, siya lang yung may courage na magtanong kung saan yung daan. Kasi hindi nila alam kung saan. He's a very courageous man. Ito yung pinapakita ng Bible sa atin. At kanina, sa binasa natin doon sa John 12, 21 verse 2, isa nga siyang fisherman. At dito sa binasa natin sa John 20, 5 times minention ang kanyang name, ni Jesus. Okay? So sa Gospel, sa Matthew, Mark, Luke, 3 beses, dito sa John ay minention siya ng 8 beses. At dito nating pag-aralan kung ano ba ang makikita natin kasi for a long time, si Thomas nakatanggap ng tinatawag na masamang impresyon sa ating lahat kasi tinatawag siya na the doubting Thomas. Talagang kawawa naman siya. But actually, kung pag-aralan mo ang Bible, hindi lang siya ang nag-doubt. Lahat sila. Lahat ng mga disciples ay tumalikod kay Jesus. In fact, si Peter sobra pa sa kay Thomas kasi dininay niya talaga si Jesus. So, although na napangalanan siya na doubting Thomas, but in all truth, in all reality, lahat ng mga disciples talagang nag-doubt. Talagang nagtalikod kay Jesus. Walang may natira kahit isa. In fact, napag-aralan natin na dalawang tao lang ang nagpababa kay Jesus sa cross. Sino nga? Isang tao lang, si Joseph of Arimathea at si Nicodemus. Walang disciples si Jesus doon. Talagang naglayasan sila kay Jesus. Pati si Thomas, layas. Pati si Peter, wala. Kahit pagbababa ng body ni Jesus sa cross ay hindi nga yon disciple, hindi nga yon kilala si Thomas as si Joseph of Arimathea. So, bigyan naman natin ng mustisya itong si Thomas. Although na kawawa siya parati, but today we will look kung bakit naging malaking impact sa buhay ni Thomas ang cross ni Jesus. Now, the first thing na makikita natin dito sa verse number 24, as we go back sa ating text kanina, makikita natin dito yung Thomas the discouraged. Na-discouraged si Thomas in verse number 24. But Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. He is not around. He was discouraged. Thomas was not with them. Okay? Bakit si Thomas wala dito sa kanila? Yun ang tanong. Bakit he is not one, bakit sabi ng Bible, he is not one of the 12 that is in that gathering during that Sunday night? Maraming nagsasabi na dahil nga sa mga testimony niya na he is willing to die with Jesus and he is a very courageous man at doon na patunayan na hindi pala siya talagang tunay na matapang. Hindi siya tunay na matapang kasi nga, hindi siya
Sabi ng mga nag-aaral ng Bible, probably si Thomas ay na-discourage siya at nung nakita niya ang kanyang master na nakahang doon sa cross, nawala na siya ng ano, pag-asa. That is why maraming nagsasabi na wala siya doon nakasali sa tinatawag na gathering because of his discouragement. Okay? Kung makikita natin sa dalawang passage na binasa natin kanina about him, he is so brave and courageous. But when Jesus died on the cross, Thomas' world was shattered. Okay? Kaya nga sabi ko, walang magandang na idulot ang cross actually sa mga mata ng mga disciples. Puro lang discouragement yun lahat. Walang may naidulot na magandang impresyon sa buhay ng mga disciples ang cross ni Jesus. Their world was shattered. Talagang gumuho ang kanilang mundo nung nakita nila ang kanilang Messiah ay namatay. Okay. They became depressed, discouraged, okay, broken-hearted. At yun na nga, si Thomas ay isa doon sa mga disciples na nagkaroon ng discouragement, probably so broken-hearted na hindi siya kasama sa gathering during, sabi ng Bible, during that time na nagtipon-tipon sila. Okay? But whatever the reason of Thomas, kasi hindi naman na-record sa Bible kung anong reason yan, hindi siya kasama, marami siyang na-miss during that Sunday evening. Okay? He missed a lot. Ano yung na-miss niya? Number one, he missed the company of the Lord. Kasi ang sabi ng Bible sa atin in verse 19, anong sabi? Jesus stood in the midst. Dahil wala siya doon, na-miss niya ang company ni Jesus. Not only the company of the Lord, but the power of the Lord. Kasi ang sabi ng Bible, Jesus came like a ghost. Pumasok siya na sirado naman ang lugar. So, na-experience ng mga disciples ang power ng Panginoon, right? Yan ang sabi ng Bible. Jesus came and stood. Parang espiritu si Jesus na lock naman ang lahat ng mga doors, pero pumasok lang siya at nagpakita sa kanila. So, Thomas missed the power of the Lord. Not only that, he missed the presence at the peace of the Lord. He missed the peace of the Lord. Ang sabi ng Bible sa atin in verse number 19, peace be with you. Peace be unto you. Okay? Blessing, the peace of the Lord. He missed the praises of the Lord. The praises of the Lord. Kasi ang sabi ng Bible sa atin, nung nakita nila si Jesus in verse number 20, anong nangyari? And when he had said, he showed unto them his hands and his side, then were the disciples glad when they saw the Lord. Discouraged silang lahat, takot silang lahat. Nung binigyan sila ng blessing ng Panginoon, ay nagano sila? They praised the Lord. Yan ang sabi ng Bible sa atin. They were glad when they saw the Lord. Na-miss niya rin ang pag-commission ng Panginoon sa mga disciples. Kasi nakikita natin sa verse 21, sabi niya, Jesus said unto them, peace be unto you, as my Father hath sent me, so even so send I you. Kinomission sila ng Panginoon na sila ay magpapatuloy ng kanyang misyon sa mundong ito. And of course, lastly, he missed the blessings of the Lord in verse number 22 to 23. Okay. Ang blessing ng Holy Spirit and the forgiveness of sins. Kasi ang sabi niya dyan, and when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ye receive ye the power. Ye receive the blessings. At sabi niya, receive the forgiveness of sins. Kayo ang magdadala ng kapatawaran ng kasalanan in the power of the Holy Spirit. Kaya nga kung mag-share tayo ng evangelism, we don't trust in our own ability, we trust in the power of the Holy Spirit. So that people might be forgiven. Minsan, nasi-shift ang ating understanding na kung mag-share tayo ng gospel, we depend on our ability, our knowledge, and probably skills, and we forget na first na kinomission sila ng Panginoon, binigyan sila ng Holy Spirit for them to forgive sins. So, na-miss ito ni Thomas during that Sunday evening. Okay? Meaning to say,
what, bakit ko ito dinadala ang buhay ni Thomas? Kasi it's a perfect illustration sa atin kung bakit hindi dapat tayo mag-miss ng Sunday gathering. Marami tayong mamimiss. Okay? Marami tayong mamimiss. It is a good picture of why being faithful to church is so vitally important. Okay? Maraming mga reasons ang mga tao, excuses, na hindi sila magpunta sa simbahan, lalo na ngayong panahon. People are so busy. Lives are hectic. Okay? We have activities. And sometimes, ang Panginoon ay na-fail sa pag-prioritize sa ating buhay. Okay? Isang story sa internet na ang pastor, ayaw niya nang pumunta sa church. Ayaw niya nang magsamba. Sabi ng asawa niya, bakit ayaw mo na? Ang rason niya is, number one, I don't want to go to church because the congregation is so cold. Number two, hindi na ako nagugustuhan ng mga tao doon. And number three, I just don't want to go. Sabi ng asawa niya, I have also three reasons bakit ka pupunta. Number one, the congregation is warm. Sabi niya, the people, there are few people who likes you. Of course, sa loob ng church, hindi naman lahat ng tao ay talagang gusto nila ang pastor. There are some who like the pastor, some hindi rin gusto. At sabi ng asawa niya, third, you are the pastor of the church. So go, get dressed. Kasi kung wala ka doon, walang pastor ang church. Sometimes, mga bagay na ito ay, although na story lang siya, but it is practical na minsan, hindi natin binabigyan ng priority ang tinatawag pagpunta sa simbahan. Maraming na-miss si Thomas dito. Okay? Maraming na-miss na blessing si Thomas dahil hindi siya pumunta sa gathering. Ganon din sa atin. When we miss the church, we miss the blessing of the Lord. Okay? It is a command. It is a command. Sabi ng Bible sa atin, don't forsake the assembling of ourselves together. Hindi natin dapat i-forsake. It is a command. Okay? It is a testimony to the world that your life is more important than your life is more important than anything else except worship. It is a testimony sa mga tao na importante ang pagsamba sa iyo. Kasi hindi mo ito ipagpapalit sa mga bagay na fleeting sa buhay mo. Okay? Sometimes when you miss a service, you miss an opportunity that will never come back again. Okay? Probably yung mga katanungan mo ay na-answer kung nagsisimba ka. Na-miss mo kasi hindi ka nagsamba. Probably, meron ka mga discouragement na pagpunta mo sa church ay nasasagot dahil nagsamba ka. Okay? You will never know kasi hindi ka pumunta. And God has something special when the people of God gather together. So, ito yung mga na-miss ni Thomas. Okay? Ito yung hindi niya na tanggap dahil wala na siya. Ano bang ma-o-offer ng church sa atin? Ano ba ang, kung andyan ka sa simbahan, ano ba ang tinatawag na mabibigay ng simbahan sa iyo? Number one, you are proclaiming your faith in a risen Lord. You need the church because the church offers you na ma-proclaim mo ang faith mo sa Lord na na-risen. Yun yung pinag-aralan natin last Sunday kay Kuya Bien. He is alive. Number two, tinuturuan mo yung mga anak mo ng importance ng ano, God's house. We are teaching our children the importance of God's house. Okay? Number three, you are building a wall of protection around your heart and life kung nag-church ka. And then number four, you are strengthening your faith and growing in the Lord. I have never seen in my life
na isang Christian na hindi nagsisimba na nag-grow. I've never seen that kind of person. Once na hindi ka magsamba, most likely ay maano ka, mapu-pull down ka ng makamundong mga bagay. Okay? So ito yung na-miss ni Thomas dito. Marami siyang na-miss. Na-miss niya ang blessing ng Panginoon, ang commissioning ng Panginoon. Okay? Kasi hindi siya nagpakita. So this is the first thing na makikita natin kay Thomas dito. Discourage. And because he is discouraged, he missed a lot. Ang discouragement minsan sa buhay natin ay nagkukos sa atin na ma-miss natin ang blessings ng Panginoon. Kagaya ni Thomas. Ang discouragement minsan ang nangyayari sa atin or ang mga doubts probably or ano man ang mga bagay ay nagkukos sa atin na ma-miss natin ang mga blessing ng Panginoon sa kanya sa simbahan. Not only Thomas the discouraged, but nakita natin dito sa verse number 25, Thomas the faithless. In verse number 25, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. So kasi wala siya doon, noong nagkita sila ng mga disciples, I don't know kung saan sila nagkita, but sabi ng Bible sa atin, the other disciples, I don't know what is the name of the disciple, or these disciples, said unto him, we have seen the Lord. Nakita namin ang Panginoon. Noong nag-worship kami noong Sunday evening, sabi niya, but he said unto them, grabe ang dulot ng discouragement sa life ni Thomas, naging unbeliever. Actually, ang ginamit dito ng mga term sa Bible is, parang naging unbeliever si Thomas. Parang naging non-Christian siya. Okay? Ang sabi ng Bible sa atin, but he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Ang word na I will not believe is synonym sa tinatawag na unbelievers. Parang bumalik si Thomas sa kanyang pagka-unbeliever. A very strong word ang ginamit na I will not believe. Tinignan ko sa Greek word. Ang ibig sabihin, parang naging hindi siya mananampalataya na. Okay? Possible pala na ang discouragement makapagbigay sa atin ng tinatawag we can be an unbelieving person. It is possible that kung ang discouragement or ang doubt somehow, it will cause us to be an unbelieving person. Kasi itong nangyari kay Thomas dito, naging faithless siya. Okay? Because he was not there, because of his discouragement, anong nangyari? Naging ano siya, negative na tao siya. Hindi siya naniwala. Of course, sabi ko na nga sa inyo kanina, hindi lang man si Thomas ang hindi naniwala. Not only Thomas didn't believe. Kasi kung basahin mo sa Luke 24 verse 11, sino din ang hindi naniwala? Luke 24 verse 11, sabi ng Bible sa atin, and their words seemed to them as idle tales, and they believed them not. Ang mga disciples, hindi rin naniwala. Nung sinabi ni Mary Magdalene na, hoy, nakita ko si Jesus. Okay? In verse number 10, it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and other women that were with them, which told these things unto the apostles. Ang sabi ng mga apostles, the apostles said, in verse number 12, in verse number 11, and their words seemed to them as an idle tales. Or, how do you pronounce idle? Or idle tales? Parang, hindi ka panipaniwala. Parang, ano lang, parang story-story lang. Parang, storya-storya lang ito na, sabi siguro, ano ba itong mga babae ito? Mga chismosa?
mga babae kasi ang sinabi dito, si Mary Magdalene, si Joanna, si Mary the mother of James, and the other women. Ano ba itong mga babae ito? Mga chismosa, hindi sila naniwala. And they believed them not. So, hindi lang pala si Tomas ang hindi naniwala. The apostles didn't believe as well. Kaya, maawa naman tayo kay Tomas, hindi lang si Tomas ang hindi naniwala. And also in Mark 16:11, the same word na sinabi ng Bible, Mark 16:11. And they, when they had heard that he was alive and had been seen of her, believed not. Hindi sila naniwala mga disciples. Okay? Hindi naniwala si Thomas. But nabasa natin ang Bible dito na hindi lang pala si Thomas minsan ang hindi niniwala, but us as well. There are some people in this room who can identify with Thomas as well. Sometimes tayo hindi tayo naniniwala din, no? We want... Kaya nga sabi ng isang pastor, siguro kailangan na ng ngayong panahon na si Jesus talaga ang mag-preach at church para maniwala ang tao. Kasi kung pastor lang din minsan, parang wala nang naniniwala sa pastor. Okay? And minsan, ang buhay natin, we are disappointed, ay nahihirapan tayong maniwala. And maraming time din na naging faithless tayo kagaya ni Thomas. Okay? Maraming times na hindi tayo naging faithful, hindi tayo naging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa Panginoon. At ito ang nangyari kay Thomas dito. This is what happened to Thomas in this story. Because of the discouragement, because of the disappointments nga, dahil sa nakita nilang nangyari, sa na tragedy kay Jesus sa cross, even si Thomas ay nawala ng pananampalataya sa Panginoon. Naging faithless si Thomas. Sa atin din minsan, this is true sa atin din ng mga Christians. Dumarating ang point sa buhay natin that we can be like Thomas. Hindi doubtful, kasi I've never seen ng word na doubt dito sa Bible kay Thomas. No. This is kasalanan talaga ito. This is a sin of unbelieving. Malaking kasalanan ito sa Panginoon. It is equivalent sa kasalanan ni Peter sa pag-deny kay Jesus. At pasalamat tayo kasi hindi lamang Thomas the discouraged, Thomas the faithless, but makikita natin sa story, we can see in the story that Thomas is the great confessor. Kasi in verse number 26 to 29, sabi ng Bible, and after 8 days, again, so the next Sunday, okay, again, nag-gather sila. So, this is a living proof na ang pagsamba nila is Sunday. Right? We don't worship on Saturday kasi after na-resurrect si Jesus, nag-meet sila first day of the week. Ewan ko ba saan kinukuha ng ibang nagsisimba sila ng Sabado. Kaya na Sabado, patay si Jesus noon. Ang sinasamba mo na Jesus, patay, huwag kang magsamba ng Sabado. Although na hindi naman talagang literal na Sabado yun, but it is a picture na kung Sabado ka nang sisimba, it's just like your Jesus is on inside the grave. That's why we worship the Jesus na na-resurrect, kasi kung tingnan mo dito, nag-gather sila first day of the week. Sabi ng verse number 26, and after 8 days, again the disciples were within. They were gathered together. They were worshiping, and Thomas with them. Okay? Ang sabi ng ibang mga Bible scholars, talagang within these 8 days, kinoconvince nila si Thomas na mag-join. Although hindi naman nakasulat, but most likely, totoo yung sinasabi ng mga Bible scholars kasi sumama si Thomas sa kanila. Most likely, within that week, talagang kung may cellphone pa noon, kinukulit nila si Thomas, "Wait, Thomas, magsimba ka ha." "Huy Tomas, magsimba ka." Monday pa lang, tinachat na, "Huy Tomas, magsimba ka." "Pagka Wednesday, Tomas, magsimba ka." "Pagka Wednesday, Tomas." So si Tomas walang magawa, sumama. Okay? At sabi niya, after 8 days,
Sabi niya, Thomas was with them. Okay? Kaya dapat din minsan napaalalahanan tayo na magsimba kasi nakakalimutan natin. Then came Jesus. Again, the same word. Then came Jesus. Okay? Same word dun sa verse number 19, came Jesus. Dito, ganun din, came Jesus. The doors being shut. So hanggang 1 week after the resurrection, takot na takot, talagang takot na takot ang mga disciples. When you read the Bible. 1 week later, takot pa rin sila kahit nakita nila si Jesus. Grabe ang ano, no? Grabe ang discouragement na ibinigay ng cross sa kanila. They're so afraid. Sabi ng Bible, the doors being shut. Pero si Jesus pumasok and stood in the midst and said again, the same word, inulit. Kaya kung andyan ka sa church, the peace of God is with you. Kasi blessing ulit, sabi ni Jesus, peace be unto you. Ewan ko lang, this is my personal feeling. Kung nasa church ako, I am at peace. Kung nasa gathering ako ng mga mananampalataya, parang natatahimik ka in the midst of napakagulong ano, celebration ng mga katutubo. You are at peace, you are happy, you are delighted na kasama mo ang mga mananampalataya. Amen. Because the Bible would tell us that the peace of God is in us. Dito, sabi ni Jesus, peace be unto you again. And sabi ng Bible sa atin, then saith he to Thomas. This is confrontational. Kinonfront ni Jesus si Thomas. Reach hither thy finger and behold my hands and see my hands. And reach hither thy hand and thrust into my side and be not faithless but believing. Faithless ang tawag ni Jesus sa kay Thomas. This is a faithless is a problem caused by discouragement. Hindi tinawag ng Panginoon si Thomas na an he has this unbelieving kind of attitude, but faithless. Faithless. Ang nagiging faithless lang pala ang tao kung na-discourage. At tayong lahat ay dumaan sa ganitong sitwasyon. Sino ba dito makapagsabi na lahat ng buhay na pagka-Christian ay talagang dumaan ka din ba sa time na na-discourage ka at naging faithless ka? I think lahat tayo, no? Nung dumaan tayo sa discouragement ng ating Christian life, naging faithless tayo. May talaga bang tunay si Jesus? Okay? Sa personal sa buhay ko, dumaan ako sa pagiging faithless. Nung namatay yung kapatid ko na pastor, sabi ko, Lord, are you really real? Kami naman lahat ay nagpastor. Bakit kinuha ko yung kapatid ko na pastor? So, naging faithless ka. Nag-question ka. This is not abnormal. This is normal. Okay? Ang problema dito, kung talagang unbelieving ka or you have this unbelief kind of attitude, this is not caused by discouragement kasi yung unbelieving is it is the problem of the heart. Kaya nga nag-wonder ako, ano bang gamitin ko na word dito? Unbelieving ba si Thomas or faithless? Kasi kung magsabi ka na unbelieving, this is the problem of the heart. Pero si Jesus mismo, from the words of Jesus, ang ginamit ni Jesus is, be not faithless. Ibig sabihin, may faith na si Thomas, but yung faith niya ay na-less because of discouragement. Okay? Be not faithless. He is a believer. Kasi many, many times, nag-follow siya kay Jesus. So, dadaan din pala tayo sa ganitong sitwasyon. At pasalamat tayo na kung basahin mo itong verse number 26, si Jesus mismo ang pumalapit sa kanya. Right? Jesus came. And Jesus, anong sabi ng Bible sa atin? Said he to Thomas. Hindi si Thomas ang nagpunta kay Jesus. Si Jesus nagpunta kay Thomas. To prove to him na talagang tunay na rin na-resurrect ako. Okay? So this is Jesus coming to Thomas and Thomas not coming to Jesus.
Salamat tayo na si Jesus is always there to encourage us. Sabi ni Jesus sa kanya, halika nga. Patunayan ko sa iyo na talagang na-resurrect ako. Ito yung sugat ko sa kamay, ito yung sugat ko sa tagiliran. Huwag kang maging unbeliever, Thomas. Be not faithless, but believing. Be not an unbeliever. You are not an unbeliever in the first place. You are a believer. Be not like an unbeliever, but a believer. Yan ang ibig sabihin niya. Be not faithless, but believing. And dito yung tinatawag na great confession. The great confession of Thomas, na kung si Spurgeon pa, ito yung dapat nang i-confess ng tao na tunay na mananampalataya. Basahin mo ang comment ni Spurgeon dito. This is a confession more than sa confession na ginawa. Ano man mga confession na ginawa dyan ng mga tao ng nungunang panahon. Marami namang confession eh. May Baptist Lord Lord confession. May ano pang mga confession. Pero sabi ni Charles Spurgeon, this is the greatest confession ever made of human beings. Sabi niya, my Lord and my God. Okay? My Lord and my God. This is a confession na nagpapakita na kiniklaim ni Thomas ang Panginoon na sa kanya. And all of his sadness are now settled. Okay? Thomas receives what the other disciples have been enjoying for a whole week. Hindi niya nga na-receive ang blessing kasi absent siya. But when Jesus stood in the midst and gave blessing to Thomas, then, ang sabi ng Bible sa atin, kung ano ang na-receive ng mga disciples, na-receive niya rin for that week. Okay? And he never doubted. He never had this unbelieving or faithless heart. Okay? After the Pentecost, kung pag-aralan mo ang buhay ni Thomas, hindi na siya kasi na-mention after Acts 1. Sabi ng iba, sa Acts dito na kasama siya dito sa mga disciples na nag-gather sa upper room. But after that, hindi na siya na-mention dito sa Book of Acts. You can never find the name of Thomas, okay, after dito sa gathering nila sa upper room. In Acts 1 verse number 4. Okay, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. They being assembled together, the disciples are being assembled together. Most Bible scholars believe that Thomas is with them together. But after this story, hindi mo na mababasa ang story ni Thomas dito. But a lot of Bible scholars believe na si Thomas traveled east preaching the gospel through Persia. And he went to India. That's why kung magpunta ka sa India, he is so famous dahil maraming mga tao doon ang kanyang, okay, at doon siya namatay sa India. He's a missionary to India. And he died for the Lord there. Okay. Ito yung naging blessing kay Thomas after Christ resurrected. The glory of the cross in the life of Thomas, he became a great evangelist ng Panginoon sa India. From being discouraged, nakita natin dito, okay, to being faithless, to being the great confessor na na-record dito sa Bible. And this confession still stands until today.
ito lang yung confession na magagamit mo na nagpapatunay na ang pag si Jesus ay tunay na Diyos. Until today, hindi ito marirefute ng kahit sinong nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Ito lang ang sabihin mo, it can stand sa heresy that Jesus is not God. Kasi si Thomas mismo nagsabi, my Lord and my God. At hindi mo nabasa na nagsabi si Jesus, hoy, wag mo akong tawaging Diyos kasi hindi ako Diyos. Never. Kasi kung hindi siya Diyos, sasabihin niya na, don't call me God, I'm not God. There's only one God. Pero wala kang may makita dito. Bagkos ang sinabi ng Panginoon in verse number 29, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me and thou hast believed, blessed are those that have not seen and yet have believed. Now, the great confession that until today stands and refutes the deity of the Lord Jesus Christ. No? So again, malaki ang impact sa buhay ni Thomas sa cross ni Jesus. Hindi lamang sa cross actually, kasi sabi ko na nga, ang cross walang maniidulot na kabutihan sa buhay ng mga disciples. They run away. Pasalamat tayo ng sinasamba nating Panginoon ay na-resurrect at malaki ang impact na ginawa niya sa buhay ni Thomas. At actually, ang verse number 21 sa life ni Peter. Okay? Ang chapter 21, kung pagpatuloy mo yan, may time pa sana tayo, sa life na naman ni Peter, ang impact ng cross ni Jesus. Not only sa life ni Thomas, but sa life ni Peter, anong ginawa ni Jesus sa life ni Peter? Kasi si Peter, kagaya rin ni Thomas, parang pareha, the same attitude. Thomas, matapang din. Sabi niya, Lord, kahit saan ka, I will go with you, sabi ni Peter din. Sabi ng Panginoon, hindi pa, crow ang manok, tatlong beses, i-deny mo na ako. So, dalawang tao talaga ang dalawang tao ang binigyang pansin ni Jesus after His resurrection. Thomas and Peter. Maganda rin sana itong pag-aralan si Peter. Kung ano ba ang impact din sa buhay ng resurrected Christ sa buhay ni Peter. But hopefully we can learn from this next time. But today we've seen the life of Thomas, kung ano yung naging impact niya sa resurrected Christ. Again, the trademark of Christianity is not the cross. It is the empty tomb. Walang may naidulot na magandang bagay ang cross actually. Kahit sa atin, when we look at the cross, we can see the punishment of God. We can see kung gaano tayo kamakasalanan. But we thank the Lord na hindi lamang namatay si Jesus sa cross, but inilibing siya in His own perfect plan. Napag-aralan natin yun noong Friday. Yung burial ni Jesus, hindi yun na ginawa-gawa lang ng tao. It is being planned by Jesus Himself kahit patay na siya. And last Sunday, we've learned that He was alive and He is alive in the sense na naging blessing si Jesus sa life ni Thomas. At ang confession ni Thomas ay naging blessing din sa atin hanggang ngayon dahil siniserve natin ang buhay na Diyos na ating Savior na si Jesus. Heavenly Father, we thank You for today. Salamat Lord sa life ni Thomas. Although na ang buhay niya ay talagang hindi naging maganda ang connotation sa kanya dahil tinawag siya ng doubter. But mas malalim pa pala Panginoon, hindi lamang